Sa video na to, iha-house tour natin ng isa sa pinakamalaking townhouse na napuntahan ko. Sobrang laki pwede ka mag-challenge sa to. Meron itong 150 square meters of flat area and ito yung townhouse na may sariling lanay. Oo, may lanay. And meron rin itong dalawang pocket garden and meron rin itong roof deck. So, grabe ang hingal ko dito. Hingal na ako, ang laki. So, wag na natin pang patagalin pa. Welcome to one of the best townhouse here in Santa Mesa, Manila. Tara, simulan natin sa harap. Meron tayong 150 square meters of lot area, a total of 345 square meters of floor area, 5 bedrooms, 6 toilets and bath, and 3 to 4 car garage. Smart home ready na rin tayo and may tanggilin na road para sa ating mga solid door. Meron na rin roof deck, may lanay, and may 5 bedrooms. Okay, so from your main gate, sasalubungin ka ng inyong 3 to 4 car garage. So, covered yung dalawa dito, sabay open yung dito sa harap natin. So, carport pala to since open tayo. Okay, so PVC paneling sa ating ceiling and meron tayong dalawang steps dito papunta doon sa ating main door. Pero unang mapapansin is meron tayong large set of windows. On this side, kita mo na dyan yung ating pinaka main living space and etong stucco finish natin sa ating mga walls. So medyo maraming parts na merong stucco finish yung pinaka plaster natin. Okay, so tara. Okay, so pagpasok mo from your main door, which is made of solid Nara wood. Sabay meron naman tayo ditong modern digital na door lock. Meron tayong RFID, fingerprint, pwede rin card, pwede rin pin code. Okay? So, una mong sasalubong sa'yo is itong napakalaki mong main living space. Meron tayong 5 meters of frontage. Total lot area natin is 150 square meters. Sobrang rare nun for a townhouse na 150 square meters yung lot area natin. Okay, so dito yung pinaka-living area natin. Meron tayong tray ceiling design sa ating ceiling. Sabay may PVC paneling dito sa gitna. And may modern ceiling lamp rin tayo dito. So dito, maski gaano pang kalaking sofa set yung ilagay nyo dyan, perfect na perfect dyan, sabay coffee table sa gitna. Ilagay mo pa ng carpet yan, wala kang magiging problema dahil sa lapad ng living area natin. So dito naman is yung inyong entertainment wall. Dito sa side na to. Sabay here, we have a breakfast nook on this side, quartz countertop, and maglalagay ka na lang dito ng stool if ever. Sabay, napakaganda ng ating rock lights on this side. Yung switch niya is nandito, and meron ka pang secret na storage space dito sa baba. Push latch mechanism yung ginamit natin dyan. And then proceed tayo dito sa ating dining area and dito sa ating kitchen. So meron tayo itong U-shape na kitchen layout. Sobrang daming cabinet space na magagamit mo dito. May mini pantry ka on this side. Ayan, andito na rin yung pinaka circuit panel natin or panel board natin. Sabay pati dito sa ilalim ng ating pinaka breakfast nook. Very functional. Naglagay rin sila dito ng storage space. Okay, so dito may pa L-shape tayo dito na countertop. Meron tayong single sink and may under cabinet lighting and maraming ang space on this side. Perfect na perfect para sa mga condiments ninyo. And I don't think na magkakaproblema ka pa maski marami kang gamit for your kitchen. Okay, so meron na rin tayo ditong Legermanya na cooktop and range hood. Ito, natatanggal tong blue na to, so magiging stainless yan. So may directional lighting tayo dito sa ibabaw. Okay, so proceed naman tayo dito sa ating dining area. So may tray ceiling design rin tayo dito sa pinakaibabaw ng ating dining area. So perfect na perfect dito. I don't think na magkakaproblema ka dito. 6 to 10 seater na dining table set dito. Perfect na perfect yan. Kayang-kayang i-accommodate since ang lapad ng pinaka-property natin. Also, dagdag ko rin na sobrang ganda rin ng pinaka-cross-ventilation natin dito. Since open to, meron tayo ditong sliding door which opens up dun sa parang lanay na rin natin. Covered rin yan, sabay open rin yung likod natin. So, ayan, pasok na pasok yung hangin. Also, meron pa tayong set of windows dito sa likod natin dito sa ating living area. So, goods na goods. Okay, so dito may dalawa tayong pinto. Dito muna is yung ating full toilet and bath. Hindi lang siya powder room, full toilet and bath siya. And maski nandito lang siya sa baba, hindi tinipid yung materials natin. Meron tayong frosted glass design dito sa ating shower enclosure. Shower set natin with heater na rin, sabay may wall niche tayo on this side. So meron na tayong LED vanity mirror, sabay meron na rin wall mounted sink, and ito yung shower natin. Okay, so behind this door naman is yung ating pinaka-bedroom number 1 or yung ating guest bedroom or pwede rin gawing elderly room. So, perfect na perfect to. So, if ever na may matanda sa inyo, hindi na siya mahirapan lumabas-pasok ng bahay natin and pumunta din sa ating pinaka-main living space. So, perfect na perfect rin yung pinaka-size ng bedroom natin. Meron ng AC unit and may built-in wardrobe na rin tayo nandito.
sabay-sabay. May jealousy tayo dito with screen mesh na rin. Okay? So, easy access natin may little space. So, lahat ng doors pala natin na ginamit dito, yung material dito sa mga bedrooms natin, maliban sa mga toilet and bath, is tanggile wood, sabay. Yung pinaka-main door natin is solid nara wood. Okay? So, perfect na perfect. So, here, meron tayo sliding door with screen mesh na rin na pwede mong buksan if ever. Ayan, may screen mesh na rin naman siya. So, eto, may space tayo dito. Nag-act na rin to as your lanai. Sabay, covered na rin yung part na to. Sabay, may PVC paneling tayo dito. So, perfect na perfect. Magsa-setup ka dito ng coffee table. So, para tambayan mo na rin dito. Pwede ka dito mag-relax. Yung gusto mong sumagap ng sariwang hangin. Sabay, perfect rin yan if ever na maglalagay ka dito ng pocket garden. So, sabay, imagine mo na lang nandiyan yung mga plants mo. Sabay, sobrang green yung pinaka-side na to. Sabay, may coffee table ka dito. Perfect na perfect kapag umaga. Sabay, on this side naman is yung ating tough quarters or storage room. Pwedeng-pwede. May modern ceiling lamp na rin tayo dito. Saktong-sakto lang yung space. And meron na rin dito ang toilet and bath. Full toilet and bath. Shower ka na dito. May exhaust. And pinaka-throne natin dito. Sabay, ito hagdan na to. Tandaan nyo to since nakikita mo to later. So, dito rin pala sa side na to, andito yung pinaka-monitor ng ating CCTV. Sabay, dito yung pinaka-system ng ating smart home. So, smart home ready na rin pala tong property natin. So, andito yung pinaka-system niya. And then, meron na rin siyang fire alarm on this side. Sabay, sa ilalim ng ating staircase is meron tayong storage space. Pero may gamit pa. Pero push latch mechanism yan. Also, lahat ng ating mga switch is digital. Perfect. Okay, so smart home ready. Nice. Ito yung pinaka-control natin yan. Dito mangyayari yan. Dito mo kukontrol yung pinaka gusto mong mangyari dito sa bahay natin. Okay, tara. So, dito sa first floor natin pala, dito sa staircase natin, maliwalas rin. So, ang ganda na naglagay rin sila dito ng set of windows dito sa ating staircase. Okay? So, yung pinaka-threads natin dito na ginamit is tanggile wood planks na rin yung ginamit dito sa bahay. Steel, yung pinaka-handrail natin on this side. Okay, so unang sasalubong sa'yo dito sa second floor is this space. So pwedeng-pwede mo itong gawing pocket garden on this side. So nag-act na rin to as your airwell para dito sa ating second floor and sa ating third floor. So dito, pasok. So kung mapapansin nyo doon sa tuktok, may louver doon. So doon lumalabas yung init ng kisame natin. So hindi nakukulob doon sa kisame natin. So napakaganda feature rin. So andito na rin yung mga condenser ng ating mga AC units. Lahat ng bedrooms is meron sarili-sariling AC units. Sabay. May sliding door dito. Okay. So flooring natin dito sa ating second floor. Tsaka third floor doon sa ating mga bedrooms is SPC material na yung ginamit natin dito. Vinyl type. Okay. Dito muna tayo sa ating master bedroom. Unang sasalubong sa'yo, para siyang walk-in closet in a way, pero hindi naman siya talagang kwarto. Pero meron kang built-in wardrobe on this side hanggang dito. Sabay may full-size na vanity mirror ka on this side. Sabay may mga shelves. And dito, another set of shelves on this side. So sa gilid naman ng ating pinaka built-in wardrobe, since meron tayong on-site toilet and bath, L-shaped siya. So, meron ka dito shower area with frosted glass design. Meron na rin heater. Meron ka dito floating vanity cabinet design. Vessel sink and LED. And LED vanity mirror. Nabubulol ako. So, dito yung pinaka-toilet natin. And may exhaust na rin. Aside pa, doon sa awning window. So, dito meron kang built-in wardrobe pati on this side. Yan. Perfect. Pasok mo, dito is your master bedroom. So flooring natin is SPC material, so mas upgraded siya sa conventional na WPC. So meron tayo ditong stock of finish dito sa dalawang side. May LED lighting tayo on this side. Sabay, dito yung inyong magiging pinaka headboard dito sa ating wood paneling on this side. Sabay, may tray ceiling tayo dito and modern ceiling lamp sa gitna. Sabay, may included na AC unit. So, hindi ko love yung feeling dito since naglalakihan yung mga sliding door natin dito tsaka yung mga setup windows natin on this side. And yung lapad natin, nabubuksan pareho, may screen mesh na rin. Same dito sa ating sliding door, may screen mesh na rin which opens up dun sa ating balcony and overlooking ka dun sa medyo konti sa harap ng inyong garahe.
and doon sa inyong street sa harap. Okay? Kakita mo na rin yung kapitbahay mo dito. So, I think need mo rin maglagay dito ng cortina if ever para may privacy ka pa rin. Napakaganda na rin yung mga materials na ginamit nila dito sa kanilang mga sliding door and sa kanilang mga windows. Okay? So, this is your master bedroom. Maluwag and hindi ka maubusan ng space dito if ever na maglalagay ka ng malaking bed. Pati dito sa ating built-in wardrobe. Never kayo mag-aaway since madaming space sa kanya to and sa ito. So, now let's proceed dito sa ating bedroom number 2. Ayan. So, you have this much space. So, wala man siyang bintana. Meron kang sliding door dito which opens up dun sa ating pinaka-airwell and dun sa ating pinaka-pocket garden na rin. Sabay may stock of finish tayo dito sa walls na to. Ayan. And built-in wardrobe on this side. Sabay may AC unit na rin tayo. Sabay modern ceiling lamp. So, perfect pa rin dito maski queen size bed. Hindi ka magkakaproblema dito. Okay? So, now, dito is meron pang isang bedroom. So, dun lang sa master bedroom yung may sariling ensuite toilet and bath. Pero yung dalawang bedrooms na to is share lang dito sa ating common toilet and bath. Meron tayong floating vanity cabinet design, vessel sink, LED vanity mirror, shower area natin na merong frosted glass design na shower enclosure. May heater na rin siya sa yung pinaka-toilet natin dito. Okay? So, yan. Pasok na ulit tayo dito. So, in a way, almost same design. Almost same design sila dito sa kabila. May stock of finish na built-in wardrobe. Flooring natin, same na same lang. So, nagkaiba lang ng orientation. So, doon, meron tayong sliding door doon which opens up to sa ating airwell. Ito naman, mayroon tayo dito. Pinto, glass panel siya which opens up dito sa ating, I don't know, this could be a laundry area na rin. Pwede sa baba, pwede dito, pero meron pa dito ang built-in sink. Andito na rin yung pinaka-motor natin. So, nasabi sa akin dito, parang reserve lang rin ito eh. So, since malakas yung pressure dito sa location natin, so, kumbaga reserve lang ito para if ever, hindi ka mabibitan. Pero maski hindi mo na daw buksan yan, kayang-kaya yan. Okay? So, dito, kita mo na rin yung sinaka-pocket garden natin dito sa baba. Yan, sabay open siya dito, so pasok pa rin yung hangin mo. If ever nagpubuksan mo lang ito mga bintana natin dito. Then dito mo rin makikita yung hagdan doon sa baba. So very accessible si Yaya dito sa ating laundry area. Also nagustuhan ko rin na hindi nila ginawa na solid door to. Na solid wood door to. At least nung nagginawa nilang glass panel to. So pasok pa rin yung natural light dito sa ating bedroom. Okay? Tara! Also, mapapansin mo pala all throughout the property is naglagay sila ng baseboard on this side. Sabay, and ang galing kasi naglagay na rin sila ng parang pinaka-sealant, parang rubber to nasa baba ng ating pinaka-baseboard. Yung iba kasi lumulutang, di ba? So, eto. Ayan. Also, small detail rin na nagustuhan ko is dito sa landing ng ating second floor, instead na parang ano lang rin, vinyl, ito dito, naglagay sila, or nag-adjust sila, naglagay pa sila ng isang planks dito. At least parang may sense of continuity dito sa ating second floor. Pati dito, packet. Yeah. Ganyan details. Pasok na pasok. Goods! Perfect! Staircase natin dito is open riser siya. Ayan, so maliwalas pa rin tignan. So, okay na tayo. Yan, isa sa benefit ng open riser is dagusan yung pinaka-natural lighting natin. Okay, so pag-akit mo dito sa third floor, nasasalubong rin sa'yo is this set of windows dun sa ating airwell dun sa baba. And meron ka rin sliding door dito sa likod. Yan yung roof deck natin, which is mamaya na yan. Dito muna tayo. Meron tayong dalawang pinto. So this one is our bedroom number 4. So ayan, pahaba na lang siya. And wala siyang toilet and bath. Common toilet and bath lang tayo dyan. Meron kang built-in wardrobe on this side. Stock of finish. Dito sa side na to, and large set of windows. Tatlong only window yan. Sabay meron kang AC unit na. Ingal na ako, ang laki. So meron na rin tayo dito ng tatlong only window na may sarili-sariling screen mesh na rin yan. So may AC unit ka na rin, split type sa by modern ceiling lamp. Sabay, napansin ko rin lahat ng bedrooms pati doon sa living area natin, sa main living space. Sobrang dami rin natin doon outlet, so hindi ka doon mamumroblema. Okay? So may
built-in wardrobe tayo dyan. If ever, dito ka maglalagay ng inyong vanity table or office area, office table, pwedeng pwede dyan. Okay? So, on this side, I think is your common toilet and bath. Ay, hindi. This is a storage space. Okay, so you have this much space. Hindi naman kulog dito sa storage space natin since meron ka ditong owning window. Okay, so dito naman. Pero dito muna. Meron tayo ditong common toilet and bath. So yung toilet and bath nung dito sa third floor natin, yung toilet and bath netong last bedroom natin is dito pa. So maglalakad ka pa dito sa hallway. So meron tayo ditong floating vanity cabinet design, bezel sink, LED vanity mirror, and frosted glass ulit na shower enclosure with your shower area and your heater. So may meron ka na rin yung exhaust fan. So sobrang accessible na itong toilet and bath na to sa mga if ever gagamit dito sa ating roof deck as well as ating last bedroom. So we have this large sliding door and napakalaking roof deck. So partially covered lang siya. Open yun dito. So may meron kang arc dito sa harap. Ito yung makikita mo dun sa ating facade. So same doon sa handrails ng ating mga staircase. Ito rin yung ginamit nila. So in a way, parang nagkaroon rin siya ng konting pagka-industrial design. So aside sa modern contemporary design to, naglagay sila ng touch ng industrial design. Okay? Okay, so perfect na perfect dito if may gathering kayo and hindi nyo ng space. Pwede dito, pwede sa garahe. Pwede ka siguro dito maglagay ng... So pwede ka rin dito mag-setup ng portable pool. Pwede mo rin gawing garden to, yung magkabilang side. Depende sa inyo. Ay, pero napakalapad. 5 meters and so kayang-kaya na itong accommodate ng maraming tao. Okay? So, tara, bababa tayo. Okay, so if nagustuhan nyo yung property na to and gusto nyo mag-schedule ng viewing, you can send us a message on our Facebook page at Right House TV. So, pwede nyo rin kami kontakin dito sa contact number. Ayan, available rin kami sa Viber and WhatsApp. And please follow us on our TikTok account at Right House TV rin. Okay, so my name is Angelo from Right House TV. And thank you for watching. See you on the next one. Bye-bye. Let's go.